Nauwi sa tabla ang laban ng Ascals at Indonesia sa World Cup Asian Cup Qualifier sa Maynila. Kagabi, naunang lumamang ang Pilipinas bago nalusutan ng kalaban. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Halos 10,000 football fans ang sumugod sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila para saksihan ang laban ng Philippine Ascals at Indonesia sa unang window ng World Cup Asian Cup Qualifiers. Pumasok ang Pilipinas sa laban na nangangailangan ng panalo para mapaigting ang chance ang makapasok sa susunod na round ng qualifiers. Sa unang bahagi ng laro, naka-first blood si Patrick Richel para sa Ascals. Naipasok niya ang bola sa 23rd minute para bigyan ng bentahe ang Pinas. Maganda na ang naipakitang depensa ng Pilipinas. Hanggang doong 70 minuto nang makahanap ng espasyo si Sadil Ramdani para maisingit ang goal. Nagkaroon ng chance ang Ascals na mabawi ang lamang sa 86 at 89 minutes pero parehong mintis. At natapos nga ang laro sa draw 1-1. Inangkin naman ni team captain at goalkeeper Neil Etheridge ang sisi sa pagkatalo. It hurts. I think it hurts everyone in that dressing room. It does hurt everyone in that dressing room. It means so much to represent the Philippines, to represent at this level. We had a lot of chances. We should have converted our chances. I thought we fought well. We defended for our lives. I think I'd have to obviously watch the game back. But, you know, let's be honest. I think Indonesia walk away very happy with a point today. Sa ngayon, pangatlong Pilipinas sa Group F, kasunod ang 0-1-1 win-draw-loss record. Kapareho lang nila ng record ng Indonesia pero lamang sa goal difference. Babalik muna sa kani-kanilang clubs ang Ascals bago ang susunod na yugto ng qualifiers. I hope the players don't get too loose over this period, you know, because we need to be in a better physical state. Everybody must look in the mirror. Magbabalik aksyon ng Ascals sa March 2024 kung saan lalabanan nila ang top seed Iraq. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.